Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-24 sa buwan ng Pebrero taong 2011. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, mga kapulisan ng MORTPO sumailalim sa exit briefing at inspection ng Napolcom 4B. Oath-taking ceremony ng Capitol Press Corps formal nang isinagawa. First Arts Month celebration sa bayan ng Puerto Galera, inilunsad. At sa detalye ng ating mga balita, kasalukuyang ipinagliliwang ng buong komunidad ng Minsk at Calapan City Campus ang kanilang ika-44 na taong anibersaryo ng pagkakatatag, kung saan iba't iba mga aktibidad ang kanilang inihanda para dito. Kaugnay nito, isang exhibit ang inihanda sa nabanggit na institusyon sa inisyatibo ng Tahak Department bilang selebrasyon ng kanilang Tahak Days, kung saan tampok ang iba't iba mga native products, gayon din ang kultura ng mga katutubong mangyan, kanilang mga tradisyon at pamumuhay. Iba't ibang larawan rin na likha ng mga kilalang local artists sa probinsya ang nagpaunlak na makiisa sa aktibidad at ipakita ang kanilang pagiging malikhain sa larangan ng fotografiya. Maliban dito, ilan pa sa mga pinagmamalaking tourist spots sa lalawigan at festivals ang isa sa mga naging atraksyon sa lugar, dagdagan pa ng souvenir items na ikinatutuwa ng mga nagpupunta dito. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Rekindle the romance at Veraren Hills. Experience a romantic ambiance perfect for the entire family and couples looking for a more private hideaway. Step into a world of relaxation where every site captures a unique experience. From our pollution-free location to our breathtaking view of the woods and our serene view of the city from the top of the hill. A perfect venue for wedding and parties, boasting of its spacious and grandest hall. The woodland pavilion can seat 300 people. Try the mouth-watering cuisine and thirst-quenching cocktail drinks at our very own Surveyor's Bar and Cafe. Relax in our air-conditioned rooms that will truly inspire your romantic expression. And then step outside to cool down in the calm water of premium swimming pool. Veraren Hills, located at Lumang Bayan, Calapan City. Contact us at 288-2429. Enter our land of love. Bilang mga nangangasiwa sa kalusugan ng kanilang mga nasasakupan lugar, kasalukuyang sumasailalim sa 5 araw na training seminar ang ilang piling barangay nutrition scholars at barangay health workers ng iba't ibang barangay sa lungsod na ginaganap sa St. Augustine Seminary sa Barangay Suki. Ang nabanggit na aktibidad na isinasagawa sa buong probinsya ay sa pamamagitan ng Provincial Health Office at City Health and Sanitation Department, katuwang ang National Nutrition Council, 66 na BNS at BHWs ang binigyan ng pagkakataon na sumailalim sa nabanggit na pagsasanay na layuning ipaalam sa kanila ang mga dapat gawin sa barangay at ipahayag ang kahalagahan ng tamang nutrisyon sa kanilang nasasakupan higit sa mga kabataan. Maliban sa mga pagkaing masusustansyo na dapat humingi ng kainin para sa
pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, binigyang puntos rin sa gawain ang tamang pagpapakain sa mga bata, tamang pagpapasuso o breastfeeding, at iba pa na malaki ang maiaambag bilang mga health workers sa kanilang mga barangay na silang tumututok sa kalusugan ng kanilang mga mamamayan. Samantala, ito na ang ikalawang batch ng mga nasabing barangay workers na sumailalim sa ganitong pagsasanay. Umaasa naman ang mga kagawaran ng kalusugan na sa pamamagitan nito ay masusing gagampanan ng mga ito ang kanilang mga tungkulin bilang health workers ng kani-kanilang barangay. Sa ibang balita, naglalayong higit na maging handa ang mga kapulisan sa anumang insidente at masiguro na naipapatupad at nasusunod ang mga direktiba ng Philippine National Police. Isinagawa kahapon, 23 ng Pebrero, ang NAPOLCAM Exit Briefing Inspection Test Evaluation sa mga kapulisan ng MORPPO. Naging panauhing pandangal sa naturang aktibidad si NAPOLCAM 4D Regional Director Margarita Montemayor at iba pang NAPOLCAM Inspectors na silang nangasiwa sa pag-iinspeksyon sa mga kapulisan ng Mindoro Oriental Police Provincial Office. Una nang isinagawa ang briefing presentation ng lahat ng mga kapulisan na sinundan ang formal na inspeksyon sa mga ito mula sa kanilang mga uniforme hanggang sa kanilang mga damit panloob na kinakailangan na sa tamang kulay at ayos, alinsunod na rin sa programang tamang bihis ng PNP. Sa huli, ilang pananalita naman ang ibinahagi ni na Provincial Director of Police Senior Superintendent Anthony Alcañeses at NAPOLCAM 4D RD Montemayor para sa lahat ng mga kapulisan hindi sa tamang pagsunod sa mga itinalagang batas na malaki ang may tutulong para sa kanila bilang mga responsableng alagad ng batas. Iba pang mga balita makalipas po lamang ang ilang paalala. Monty de Oro Homes. Our model unit types: row house, single house, detox, townhouse. All units are fully finished upon turnover. House and lot package starts at 750,000 pesos. Housing loans can be made through banks and our leading partner, Pagibig Fan, with monthly amortization as low as 4,000 pesos or just 145 a day. HLURB license to sell number 21191. Owner and developer, Consabil Realty Development Corporation. Enjoy these amenities. And with a flood-free strategic location with close proximity to almost everything, it is surely a home for an ideal family living. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro. Monte de Oro. Beautiful place, ideal for the whole family. For the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. For inquiries and reservation, visit our office at 2nd floor Zuzara Building, JP Rizal Street Corner, Bonifacio Drive, Calapan City, in front of Whole Infant Academy. You may also call telephone number 043-288-1669, 0908-491-2682,
and 0922-723165. You may also visit consovillerealty.multiply.com. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, matapos na ipatawag ang lahat ng mga mamamahayag sa lalawigan na layuning bumuo ng samahan para maging mga member ng Capital Press Corps, formal nang isinagawa kagabi, ika-23 ng buwang kasalukuyan, ang panunumpa or oath-taking ceremony ng mga lehitimong miyembro ng Capital Press Corps na ginanap sa Capital Square, lungsod ng Calapan. Sa pangunguna ni Governor Alfonso Umaña Jr., isa-isang tinatawag ang mga miyembro ng nabanggit na samahan, mapaprintman o broadcast, bilang silang opisyal na grupo ng mga media na pinapayagang maglathala at mag-cover ng iba't ibang mga aktibidad ng pamahalaang lalawigan. Matapos ang formal na panunumpa, pasasalamat ang ipinabot ni Governor Umaña sa lahat ng mga press na naroroon sa naging magandang outcome sa kanya ng mga mamamahayag na bagamat minsan ay hindi may iwasan ang bumabatiko sa kanyang administrasyon. Positibo naman aniya itong pinatanggap, kung kaya't sa huli mensahe ng opisyal ang pagiging mga responsableng mamamahayag sa probinsya ng Silangan, Mindoro. Maraming salamat po sa pagdamas, almost 8 months, maganda po yung maganda yung magiging takbo ng mga natin. Not only World Press, pero malaking yung World Press na yung patikos na kung saan, normal naman yung pinapatikos din tayo, okay lang naman yan. Pero so far, for the last 8 months, maganda yung, actually maganda yung may harmony yung ating gano'n. In fact, nung buwin nga namin itong press conference na ito, marami sa atin yung medyo negative dito. Parang hindi mabubuo, hindi kaya, parang lahat na ng comments, hindi kailangan. Pero come to think of it, palagay ko dapat, ano? Dapat gawin yung approach natin eh. Kaya meron tayong nanggawang basic, balik natin yung mga sakit ng doktor, tingnan natin ang mga ingredient na pwede natin pagsamahin. Nagsama na, mabuo natin ang programa. This is what Mindoro needs right now. Samantala, maliban sa gobernador at sa mga miyembro ng CPC, dumalo rin dito sina Provincial Administrator Angel Saulong, Dr. Nelson Buenaflor at Provincial Assistant Executive Dr. Marfeo Marasigan na nakiisalin sa nabanggit na aktibidad. Kaugnay na balita, kaalinsabay pa rin ang opisyal na panunumpa ng mga lehitimong miyembro ng Capital Press Corps kagabi sa Capital Square, isang press conference ang isinagawa kung saan hindi naiwasang itanong sa punong lalawigan ang kasalukuyang estado ng isyong di umano'y suspensyon sa kanya mula sa Sandigan Bayan bilang gobernador ng probinsya na tahasa namang sinagot ng nabanggit na opisyal. Suspending tayo ngayon, ating mga nanay. Suspending pa kayo? Ito na nakakatulong na. So, hindi. Alam nyo, kung sinilang na talaga malamang kung suspended o hindi, sige lang, pumunta kayo BIAG. Wala kayo ba mag-tiyan? Wala, alam nyo na yung story. Meron pa kayo. Natanong nyo lang BIAG, may mga suspension kayo yung sila. Alam nyo na ka ba? Hindi na kayo kailangan mag-ispuno na. Tapos na po sila. Alam nyo na sa'yo. Sa kabila ng mga usaping ito, buong pagmamalaki namang ipinahayag ni Governor Umaña, nakasabay ng patuloy na pagunlad ng lalawigan ang unti-unting pagpapakilala ng Silangan Mindoro sa bansa, kung saan ilang mga malalaking aktibidad ang nakatakdang ganapin sa lungsod sa mga susunod na buwan. Abangan ang iba pa mga balita sa amin pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na!
Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Layuning may angat pa rin ang turismo bilang siyang pangunahing nagpapalakas ng ekonomiya ng bayan ng Puerto Galera. Umaga ng 24 ng Pebrero, inilunsad ang kauna-unahang Arts Month Celebration sa Mulya Exhibit Area sa nabanggit na bayan. Sa unang araw ng selebrasyon, isang exhibit na nagpapakita ng mga likhang dibuho ng mga taga-Puerto, mga katutubong mangyang iraya at photography artworks ng mga tanawin sa isa sa mga kinagigiliwang tourist spots sa bansa na kinuna ng litrato ng international freelance photography artist na si Donald Tapan. Kinangunahan ng ama ng bayan ng Puerto Galera na si Honorable Mayor Hubert Galor at ni Puerto Galera Tourism Officer Eileen Baren kasama ng ilang kawani ng Tourism Department at ilang panauhin ang pagbubukas ng exhibit. Ito po isang masasabi nating tagumpay na naman para po sa bayan ng Puerto Galera at sa ating mga mamamayan sapagkat ito po ay pagpapatunay na kami ay patuloy na nag-iisip ng mga bagay na masasabi natin ang turismo sa Puerto Galera ay buhay na buhay sapagkat ito ay nagbibigay ng kulay para sa mga pang-araw-araw na gawain para sa ating mga turista na mayroon silang mga nakikitang ganito. At lalo tigit, nakikita ng mas maraming tao kung ano ang yaman at ganda ng Puerto Galera. Lahat ng mga naka-exhibit na gamit dito tulad ng wood carvings, mga hinabing tela at larawang naka-frame ay maaaring mabili ng mula 35 piso hanggang mahigit 10,000 piso. Isang paanyaya naman ang iniwan ni Mayor Dolores sa mga Mindoreño at turista upang bisitahin ang kanilang bayan para personal na masaksihan ang ganda nito at makabili rin ng mga souvenir items dito. Sa lahat po ng ating mga kababayan, lalo tigit dito sa bayan ng Malaparaisong Dalampasigang Puerto Galera, tayo po ay magsama-sama, magtulungan po tayo. Kami po sa lokal na pamahalaan, kayo po sa pribadong sektor, kasama po ang mga tao. Sa ating pong pagsasama-sama, lahat pong problema, kakayanin natin para po may sulong natin ang isang bagong Puerto Galera para po sa ating mga anak at sa mga susunod pang henerasyon. At para naman po sa ating mga nanunood, inaanyayahan ko po kayo, puntahan po natin, dalawin po natin ang Puerto Galera sapagkat sa Puerto Galera po, tunay na kayo ay mag-enjoy. Kaugnay naman ng Arts Month sa Puerto Galera, isang photography workshop ang isinagawa sa pagpapaunlak ng panauhing pandangal dito na international freelance photography artist na si Donald Tapan. Because of my father, before, talaga yung college nila kami gawin ng ganitong magaganda ng tanawin sa ating Pilipinas, sa ating bansa. Naging mahalaga kay Tapan ang Puerto Galera dahilan sa paniwala siya na madami pa mga lugar dito na hindi masyadong nagbibigyang pansin na dapat ay makita ng ibang tao kahit sa larawan para dayuhin nila ito. Nagugulat nga ako like what this photograph. Ginamit ko for calendar. Pero hindi napupuntahan ng ibang turista. Kailangan talagang, sabi nga ni Mayor kanina, pagtulong-tulungan ng mga tao na iangat yung turismo sa simula pa lang. Iangat ang turismo dito sa Puerto Galera, sa magandang Puerto Galera. Mula sa maaari mga subjects o siyang maging sentro ng pagkuha ng litrato hanggang sa mga dapat tandaan at hindi dapat gawin kapag kukuha ng litrato ay ibinahagi ni Tapan sa kanya mga taga-pakinig. Matapos ang kanyang pagpapaunlak sa bayan ng Puerto Galera, ay nakatakdang lumipad papuntang New York si Tapan upang ganapin ang kanyang ikalawang exhibit dito, kung kaya't malaking karangalan sa bayan ng Puerto Galera at sa lalawigan ang kanyang pagpapaunlak dito. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais ninyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari ring mag-log on sa www.tamaravision.net, ang official website ng Tamara Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Jennifer Bermejo na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi.